Hello! Nandito na naman po si Pinay Life in Aussie. Meron na naman po siyang isi-share na simpleng ulam lang. Ito yung ulam natin ngayon. Magluluto tayo ng ginisang toge with tofu. So, yun ang mga sangkap natin. Siyempre, itong mung bean sprout natin or tinatawag na toge. Tapos, meron tayong carrots. Yan, apat na pirasong maliliit lang yan. Ni-slice ko na siya. Tapos, meron tayong tofu. Yan. Dalawang blocks na tofu yan. Yan, na, ginawa ko na siya ng ano, pa-cubes. Tapos, meron din tayong prawn. Cook and filled na po yung nabili ko. So, yan po. Mga 1 cup lang. Tapos, meron din tayong kamatis, bawang, sibuyas, yung ano natin, shrimp cube, pang seasoning, pwede namang huwag kayong gumamit niya kung ayaw nyo. Meron din tayong asin, salt, black pepper, tsaka syempre cooking oil. So yan lang yung mga sangkap natin ngayon. Start na tayong magluto. Ang gagawin natin, ipiprito ko muna to at fry natin ng konti ang ating tofu. So ayan, naglagay na ako ng mantika. Nagpainit na tayo. So mainit na yan. Start na tayong ano, iprito muna natin yung mga tofu. I-fry natin. So ayan, baligtad lang natin yung ano, ating tofu. Para yung sa side naman naluluto. Ako kasi, mas gusto ko yung na-fried muna siya bago ko siya igigisa. O, nasa sa inyo naman, pwede naman diretso yung ano, pag nagisa kayo, ilagay nyo yung tofu. Pero ako, separate ko muna siyang piniprito. So, ayan, pwede na to. Patayin ko muna yung talan. Iseset aside muna natin tong ano natin, tofu. Tapos, start na tayong mag-gisa. So, magigisa na tayo. So, yung ginamit kong ano, same pa rin. Yung pinagpirituhan kong tofu, yung pa rin ang gagamitin natin. Binawasan ko lang yung mantika. So, ayan. Start na natin. So, unahin ko na yung sibuyas. Sunod natin yung bawang. Hintay lang natin mag-isa yung bawang, medyo maging brown. Lagyan na rin natin yung kamatis. So, hintay lang natin lumambot yung kamatis. So, ayan, lagyan na natin yung ano natin, yung shrimp cube. Lagyan na rin natin yung ating prawn, yung cook and filled na siya. Pwede naman yung ano, kung may sariwa kayong hipon, inilagay nyo. Ito kasi nabili ko ano na to eh. Cook and filled na. So yan, nagisa na yung ating hipon, yung ating prawns. Lagay na natin yung carrots. So, ayan. After mga 3 minutes lang siguro yon, 3 minutes na pag-isa sa ano, carrots, lagay na natin yung tofu. Tsaka yung mung bean sprout natin, yung toge. Sabay na silang maluluto dyan. Kasi itong mung bean sprout, madali lang to. So, haluin lang natin tapos maglalagay na tayo ng mga seasoning. Lagyan ko na siya ng seasoning. Yan. Kunti lang naman. Lubos ko na lang yung natitira. Lagyan natin ng black pepper. Yan. Kayo nang bahala magtansya sa black pepper nyo. Kung gaano kadaming gusto nyo.
Tapos yung asin, 1 half teaspoon muna ilalagay ko. At mamaya, titikman natin siya. So, haluin lang natin. Hindi ako maglalagay ng ano, ng water. Kasi mas gusto kong ganun siya, parang ginisa lang siya. Kasi magtutubig din to ng konti. So, yan. Takpan natin. So, ayan. After 3 minutes, luto na to. Ayan. Diba, ayan o, nagsabaw siya. Nakikita nyo? Ayan o, nagsabaw siya. Kahit di ka ako naglagay ng tubig, magsasabaw siya sa ano, sa gulay. Titikman lang nang natin, hinaan natin yung kalan, tapos luto na yan. So, tikman lang natin kung okay na yung alat niya. So, medyo matabang pa siya, magdagdag tayo ng salt. So, mga 1 half teaspoon pa yung dinagdag ko. Tapos, luto na to. Yan, mahina na yung kalan natin. Yan, luto na yung ating ginisang toge with tofu. So, okay na yan. So, ayan na yung ating finished product. Ginisang toge with tofu. Ayan. Sana nagustuhan nyo po ang aking senior ngayon. At sana may natutunan po kayo sa aking mga niluluto, sinishare. Ayan. Maraming salamat po. Kita-kita na lang po tayo sa susunod kong mga video. See ya!